Magandang araw mga kaibigan, aking mga mababait na taga-subaybay. So ito na yung dead set na Shogun speedometer na pinadala from Laguna. Dumating po ito, napakadumi po nito, hindi siya gumagana. Okay, marami pong test. Mayroon akong binigay sa kanya ng mga pinout ng connector nito para mapagana niya, at hindi nga po gumagana. So, pagbukas ko nito, yung pong kanyang board ay maraming sirang pyesa. Marami siyang sirang putol na linya, no? So, ito yung iba, sira yan, yung mga yan, sira yan. So, marami pa yung maliliit eh. Tinapong ko na, ginanong ko kasi ito eh. So, yung mga maliliit na yan, sira na lahat yung mga yan. So, pinalitan natin. So, gumagana na po yan, pero meron ito talaga na major problem. Okay? Gumagana po yan. Tagalin ko muna yung speed sensor. Kasi, nag-ano siya. So, pag on po, makikita nyo yung LCD niya, may kulang na segment. Nakita nyo po. Kasi itong unit na to, wala ko, medyo parang pinasok yata ng tubig. Kasi nga, nagumido nga yung board. So, pati yung LCD, tinamaan. So, nakikita nyo yung port, nawawala-wala yung segment. No? Kasi wala na halos contact yung LCD. Yung LCD kasi may carbon contact yun. Katulad din nung ano ba yung ni-repair natin? Yung pang CBR na CBR 250R. Oo, yun. Galing sa ano? Galing Mindanao. Ganun na ganun. So, ginamitan na natin ng mahiwagang paraan pag nag-repair ako ng mga LCD na ganyan. At meron pang konting carbon na natira. Nahahabol. Sa case nitong unit na to, wala na talagang carbon eh. Ay doon sa pinakadulo-dulo ay pinaka-edge nung glass, wala talaga. So, ayan, hanggang dyan na lang siya. Pero, at least nabuhay siya. Nabuo talaga siya. Kasi talagang total dead set yung unit. So, pinapalitan din niya ng ano niyan, pinapalitan din ng faceplate. Ito yung original faceplate niya. Yan. Pinapalitan niya ng faceplate na ganito. At yung kulay ng pointer, syempre, yun yung gusto niyang kulay, ibinigay natin. Okay? So, pag naka-off yan, ang pointer ay puti. Hindi siya orange, puti. So, pag inon, yan. Ay, isa pa pala. Kasi nung dinala sa akin to, nung pinadala, hindi ko pa naaayos ha. Yung pointer na yan, pumipitik yan, gumaganon yan dito. Gumaganon yan. Yan, gumaganon. Alam ko sa inyo, merong ganyan. Na pagka nag-repair kayo ng LCD, nag-DIY kayo, at sumama yung pin, yung pinaka-pin yan, yung pinaka-bakal, yung tinutusukan yan, sumama dyan sa paghugot nyo, pagbalik nyo, gaganong-ganon na yan. So, ganito yung kanya, ni-repair ko lang. Okay? Kaya kung nagtatanong kayo, paano i-repair yon? Ganito na lang tayo. Hindi pwede, 'di ba? Technique ko 'yun eh, para ma-repair 'yan, ganito na lang tayo. Love na lang. Kaya pagka naghuhugot kayo niyan at sumama yung pin, asahan niyo pagbalik niyo, pipitik-pitik na yung needle niyan. Minsan 'yan, tumatakbo kayo ng 100 o 80, gumaganon-ganon yung pointer, yan gumaganon-ganon. Ayan, sa mga mahilig mag-DIY, iwasan nyo na mahuhugot yung pin yan pag inalis nyo yung pointer na yan. Okay? So, ayan, para makita nyo, gumagana yan. Yung 4.5 na yan, pagaganahin natin yan. So, as usual, baga nagtetest ako nito, o nag-reset tayo ng mileage, tinetest ko muna kung gumagana yung pointer. Dahil pag hindi gumana yung pointer na yan, pag hindi gumana yung pointer na yan, malaking problema yan. Kita nyo, 4.6, 4.7,
4.8. Saan natin ito? 4.9. Yan, magiging 5 na yan. O, 5. Diba? Yung iba kasi, hindi tinetest yung, ano, hindi tinetest. So, nag-reset. Hindi tinest. Minsan, pagdating sa client, blackout na yung LCD, wala na, nasira na yung data. Ito, hindi na gumagana yung speed. Yung iba, mabagal magbasa. Yung iba, mabilis. So, ganun lang. So, meron niyang, ano, meron niyang frequency. Frequency na yon yung pagsa-speed para tumama yung ano yung dating niyang speed reading. So, kayo, yung mga nagdi-DIY, iwasan nyo lang lahat. Okay, iwasan nyo lang masira yung pointer nyo para hindi naglolo. Ito, pabalik na to sa Laguna. Alam na may-ari yung nangyari sa LCD. So, sa may-ari nito na taga Laguna, maraming salamat po.